ninyo ang Panginoon. At sa inyo. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang ito sama sa Panginoon, ang aming mga panalangin. At hiringin namin sa harapan ng pumilapak, lalo-lalo na sa pantubay ni Santa Clara. Pagsisiya natin ang aming mga kasalat, mga pagkakulat. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasabi ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awa tayo ng mga pagyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming mapapangyarihan, itinaguyod mo si Santa Clara sa pagmamala sa akin sa mga tungkang kabal. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, masundan nawa namin si Kristo sa abang pamumuhay na ikaw lamang ang inaasahan. Upang kami maging dapat ni sumapit sa pagkasaloob ng iyong pagkahal. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moses sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng katulad nito. Nasaksihan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa haligin apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmaan, at ng makapangyarihang mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto. Ang mga pangyayari ito'y ipinamalas niya sa inyo upang maniwala kayo na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Mula sa langit, nagsalita siya sa inyo upang kayo'y turuan, at dito sa lupa, nagsalita siya mula sa apoy. At dahil sa pag-ibig niya sa inyong mga ninuno, hinira niya kayo, at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ay inilabas niya kayo sa Ehipto. Pinuksa niya ang bansang mas malakas sa inyo, upang maluwag kayong makapanirahan sa lupaing ibinigay niya sa inyo ngayon. Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos, liban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntunin sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at dahil susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupain ibinigay ko sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mo, tunay na kahangahangan. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay.
Ikaw ang Diyos ng sa gawain tunay na kamangha-hamang. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Dahilan sa iyong lakas, mahirang mo'y tinubos ang lahat ng maangkan ni Jose at ni Jacob. Ikaw, O Diyos, ang manguna sa bayan mong parangtawan, si Moises at si Aaron, yaong iyong naging kamay. Sa lahat ng ginawa mo, magbubulay-bulay ako. Kapag may mga bagay na dumarating sa ating buhay,
na nabibigla tayo, hindi natin inaakala. Nagkakaroon tayo ng shock. Na hindi kaya tayo nagiging mga shock absorber ng problema ng ibang tao. Nabigla kasi ng shock. Electric shock. Kaya kuminsan, ay sabi nga ay nakakalimutan natin yung ating sarili. Pero hindi yun ang ibig sabihin na limutin mo ang iyong sarili. Hindi na mulugar na nawawala ka sa sarili. Hindi yan yung tinatawag na nawiwindang ka. Nawiwindang ka. Hindi mo malaman kung saan ka pumunta. Kasi sabi mo nga ang gawa na ikaw ay maaaring emotionally shocked. O maaaring din naman financially shocked. Hindi mo akalain na bigla ka na lang nagkaroon ng malaking utang. Ngayon kung isa na ay sabi mo nga ay sa pagpapasahayos ng mga ating glory, talagang nakakasyak, ay medyo malaming halaga. Pero sabi niya sana, huwag tayong mawindang. Kasi marami ang nawiwindang. Marami nawawala sa sarili. Marami nawawala sa sarili. Sa Paraguay, gawa na gera sa Paraguay, marami nawawala sa sarili. Pero yun mo ilin, hindi pagkalimot sa sarili. Hindi yun ang pagkalimot. Yung sabi ni Jesus na, limutin mo ang iyong sarili. Ito ang sinabi siya, sabi ni Jesus na, limutin mo ang iyong sarili. Ito ay willful act. Kusa paglimot mo sa sarili. Yung mga tao nawawala sa sarili, ay they were forced because of the circumstances, may mga pangyayari. Maaaring kagagawa nila o hindi na naging sanhin na kanilang pagkawala sa sarili. Yung pong nawawala sa sarili, may devastating effect. Yung pong limimot sa sarili. Hindi po devastating effect yun. Yun po ay may epekto ng grasya ng Diyos. Yun ay epekto ng grasya ng Diyos. Kaya bagay yung nakunasabi, huwag natin kalimutan. So magkaiba po yung nawawala sa sarili o yung pagkalimot sa sarili. Well, sabi nga po natin ay yung nawawala sa sarili, hindi natin yung control. Kasi kung isa may mga pangyari na hindi natin inaasahan, nawawala tayo sa sarili. Pero siguro po ay huwag rin natin kalimutan na tayo rin ay masanay na lumimot sa sarili. Para rin, kapag kahit na dumating anumang shock, ay hindi na tayo mabibigla. So, bakit? Kasi ano na sabihin natin? Ay, nasanay na ako. Nalimutin ko ang sarili ko. Kaya rin, hindi na bago sa akin ang mawala ko sa sarili. Kasi kapag sinabi mo nawala sa sarili, o masabi mo na nililimot mo ang sarili mo, eh para ka na rin, you deprive something of yourself. Kailangan yan itong magkakaiba.
Ito ay kusa, kusang pagkilos. Alam ko na may bagay na mawawala sa iyo. Yung nawawala sa sarili, hindi ka kasi handa na kumisang mawala ang mga bagay na ito. Kaya nawawala ka sa sarili ko. Sabi nga natin ay, devastated, winasa ka. Winasa ka ng galing sa labas. Hindi galing sa loob. Pero sa iyong panyaya na binibigay ka sa din, pagkalimot sa sarili. Iiwanan mo ang iyong sarili. Para saan? Yun ang patuloy natin habang sabi ko natin nga rin sa paghahari ng Diyos. Sa paghahari ng Diyos. Alam niyo, ang kalimitang hamon sa dahilig na ikalit ay tayo pinupulo natin yung ating sarili. We are full of ourselves. Eh kapag tayo napupulo sa sarili, wala nang lugar ang Diyos. Wala nang lugar ang Diyos. Kaya sinasabi ni Jesus niya rin, no? Kung gusto mong sumulod sa akin, ha, lilimutin mo ang sarili mo. Kasi kung sa sarili mo lang ang titignan mo, hindi ka pang masusunod sa Diyos. Hindi ka pwede makasunod sa Diyos. Kasi bakit? Nakisipin mo lang ang sarili mo eh. Pero yung pagsunod ka sa Diyos, sabi niyo, umunahin mo, ang Diyos ang umunahin mo. Hindi naman ang ulugan na kakalimutan mo na ang sarili mo. Totally. Hindi. Pero hindi ang sarili mo ang mauuna. Hindi mauuna ang sarili mo. Kasi hindi naman pwede na hindi mo isasama yung sarili mo. Kasi or else, yung paggawa mo ng mabuti, hindi na uli mauuli. Kasi bakit? Wala ka na eh. So, hindi naman totally na sabihin natin na sinabi ni Jesus na ang limutin mo ang iyong sarili. Alay mo, you have to give way. Hindi lang puro sarili mo. Sabi mo, yun yung kalimitang hamon na ibinibigyan natin ni Eril. Ito'y hamon, kung tawagin po natin, since time immemorial. Ano yung ang hamon na yun? Ang maging bakas sarili. Ang napupulo sa kanyang sarili. Yun yung kumisan yung hamon. Napupulo sa kanyang sarili. Hindi. Dapat mapuno tayo ng Diyos. Pero bago tayo mapuno ng Diyos alin, kinakailangan ng limutin natin yung ating sarili. At isa ko magandang halimbawa dyan, ay po'y kamistahan ni Santa Teresa, Santa Clara. Santa Clara. Kasama ni Saint Francis of Assisi. Santa Clara of Assisi. Yung women counterpart ng Franciscan Order. Ito yung matawagin natin ay mga cloistered nuns. So, hindi ka pwedeng makalabas. So, kanina naman, may nakibisa doon sa Santa Clara. Sila hindi pwedeng lumabas. At least ako'y nakapasok sa loob. So, nakita ko yung mga mata. Hindi lang kami nag-selfie. Kasi nakakaya naman mag-selfie. Baka sabihin yung mga cloister, mga mamawi ay nagsiselfie. Pero alam nyo, isa ko sa mga sa pagpupo ni Santa Clara
na kanyang mga mamay, alin, yung at ito rin po yung very evident sa mga Franciscan order na alin, maging payak, yung tama lang. Kasi kung tayo ay busog ng ating sarili, wala nang panahon ng Diyos, wala nang lugar ng Diyos na makapasok. Wala na. Bahagi yun ako sa mga rin. Uubusin ka na. Yung oras mo, uubusin na. Kasi wala ka nang itinira para sa Diyos. Ang lahat na lang ay para sa sarili mo. Ang lahat na lang ay para sa sarili mo. Ito ngayon po sa akin ngayon isang malaking hapon na inaharap kayo ng tao. Kasi bakit? Punong-puno tayo ng ating sarili. Anong sinasabi na ngayon ngayon? Maging payak. Simple lang. Simple pamumuhay. Bahagi yun ang kung saan ay makita natin sa pagkakataon na ipinamamanig sa atin ang pong ikabaw. Kaya nga, kapag ka patong bumisa na yung panahon na ito, ito'y medyo mahirap. Ano kasi yung pamantayan ng kasalukuyang panahon ni Alec. Kapag wala ka, maiiwanan ka. No? Yan yung panahon na yun eh. Kapag wala ka, maiiwanan ka. No? Baligtad lang sa Diyos. Kapag wala ka, kasama ka ng Diyos. Sigurado kung nakakasama ka ng Diyos. Kasi ito yung mag-iwanan yung sinabi niya. No? Ang sinamang nais sa sumunod sa akin ay dapat lumipot ng kanyang sarili at magpasam ng kanyang krus. Kinakailang lumipot tayo sa ating sarili at magpasam tayo ng krus. Hindi tayo makasusunod kay Jesus. Kapag hindi tayo marunong lumipot sa ating sarili at magpasar ng ating krus. Kaya po, isa rin po yun sa mga nakita namin pamantayan sa pag-ilos na itinalit. No? Ang mga tao ay nalit, ayaw na nahihirapan. Well, may mga bagay naman ang tawagin po natin ay mga bagay na pwedeng hindi ka mahirapan. Pero may mga bagay na kinakailangan mong paghirapan. May mga bagay na kinakailangan mong paghirapan. Kasi bakit? Doon kasi nakikita yung pagkadalisan ng pagkilos na ginagalawan natin. Bahagi po yun na natural. Tawagin po natin na natural flow. Nature flow. Pagkilos ng natura na makikita po natin sa daytime na ito. Kaya po, anong nangyayari ngayong panahon na ito? Marami ngayon ang na-disillusion. Bakit? Hindi hinihanda ng magulang sa buhay na mahirap. Marami ngayong tao ngayon, they could not take suffering. Bakit? Hindi sila hinihanda ng kanilang mga magulang sa paghihirap. They were being sheltered from facing the suffering. Hindi anak, mahirapin ako na lang. No? Yung paggawa, halimbawa ng assignment, isa na lang, paggawa ng assignment. Ang nanay na gumagawa sa assignment, mali! Tutulungan mo yung bata na gumawa ng assignment. Hindi ikaw ang gagawa ng assignment ng anak mo. No? Ngayon, umisa na yung ulit, pinapagawa yung assignment.
ginagawa ng kapatid o ginagawa ng nanay. Ano eh, tutulungan mo yung anak mo na gawin niya yung kanyang assignment. Eh kasi, mas madali na ako nalang gagawa. Kasi maghihiram pa ako, tagal ko pa dyan. Hindi mo tinutulungan ang sarili mo. At alin, hindi mo tinutulungan ang anak mo. Na alin, yan ay isang paghihirap na dala sa niya. Kaya ngayon ang tanong ang mga bata ng mahinang utang. Bakit? Hindi ginagamit eh. Kaya huwag kayong magtaka bakit mahinang utang ngayon ng mga kabataan. Kasi bakit? Mag-iisip lang, maghihirap na. Hindi. Matuto kayong mag-isip. Matuto kayong mag-isip kasi bakit? At sana po maituloy ito ng mga magulang, ng mga lolo at lola. Kasi kapag kayo ang mag-iisip palagi sa inyong anak at sa inyong mga apo, you will not be here forever. We will not be here forever. Anong pwede namin ituro? Na sila mag-isip. Matuto silang mag-isip. Father, mahirap yun sa mga anak ko. Hindi lang mahirap sa mga anak ko, Father, mahirap yung para sa akin. Kasi bakit? Mas mahirap yung magtuturo ako paano ang pag-iisipin yung anak mo eh. Mahirap yun. Hindi yung madali na gagawin mo ng pamamaraan kung paano ang pag-iisip yung anak mo. Pero sabi na natin ni Yelit, ay, huwag natin kalimutan, ito yung paanyaya na ipinapahayag ng pumikapan. Kinakailangan natin lumimot sa ating sarili at pasalin natin ang mga krus na ibinibigay ng ating pumikapal. At ito yung bahagi yun na kung saan ay ipinamapanito sa atin ngayon. Kasi kaya nga po yung panyaya na ipinapahayag. Very, very empathic po ito yung sinyo sinabi na isa na pasalin ninyo ang inyong krus. Yan ang simbolo natin. Yan ang simbolo natin. Hindi lang sinabi ni Jesus na ililigtas ko kayo. Hindi na kayo maghihirap. No. We have to participate. May participation tayo. May participation tayo. Yun po yung isa sa mga mali itinuturo ng mga protestante. Na, si Jesus na ang mga magpapasal ng inyong cross. No. Be participate. Kinakailang ipakita rin natin na talagang naintindihan natin yung pagliligtas ng Diyos. Bakit? Eh, sabi ni Jesus eh. Carry your cross. Hindi lang niya sinabi ni Jesus na, ako lang ang magpapasal ng inyong cross. Eh, anong sabi ni Jesus? Pasalin ninyo ang inyong cross. Pasalin ninyo ang inyong krus. Kaya po, mga magulang, mga lolo at lola, huwag niyong pasalin ang krus ng inyong mga anak. Andiyan naman sila, ngayon nag-aalaga ng inyong mga apo. Tapos sila, nakatulang lang sa tapat ng TV, napaupo-upo, nanonood lang ng TV. Kayo, hirap na hirap kayong mag-alaga ng inyong ako. Hindi kabaitan o yan. Hindi niyo tinuturuan. Dalit, pasalin ninyo ang inyong kus. Bakit? Kayo yung anak yan. Anak yan ang inyong mga anak. Hindi niyo anak yan. Anak yan ang inyong mga anak. Pasalin nila ang kanilang kus. Kaya ano mong nangyari ngayon? Mas mahal ng mga anak ang mga lolo at lola. Inaakal mo yung pagmamahal ng mga inyong mga anak. Kasi bakit? Hindi yung tinuturuan ng inyong mga anak eh. Anak, alagaan mo yung inyong anak. Kasi kung hindi mo inalagaan yan, mas ako mamahalin yan. Kayo hindi kayo mamahalin yan. Mumurahin kayo yan pag laki yan. Eh, paliwanag sinabi ni Jesus, pasalin ninyo ang inyong krus. Pasalin ninyo ang inyong krus. Pasalin ninyo ang inyong krus.
Ituturo dapat natin sa bawat isa natin, may kanya-kanya tayong krus. Kinakailangan natin pasanin natin yung kanya-kanya krus. Bahagi yan ang alin, may turo yung alin. Paglimot sa sarili. Hindi mo pwedeng pag-iwalay yung paglimot sa sarili at ang pagmasal ng krus. Inarapan mo ang sisa ng lahat ay maging bagong nilika bilang awakis mo. Ipagkaloob mong kami rin yung ginagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpasama na magkaroon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Aasigos sa ninyong puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw
ay aming pasalamatan. Ngayong kinagalak namin ng mga banal na tao na nagtatalaga ng isang isanap kong sa Jesu Kristo, upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming binigay na imanak na minamahal ang kabalalang iyong taglay at ang aming pantinantanan. Ito ang pinanggagaling ang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami pangarating at bumangon. Kumanto. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiawin ng papuri sa iyo ng walang umpal sa kalamitan, kami nagbubuni sa iyo kadakilaan. Hindi naman matapos sa ako na ninawa kanya ang kalis, hindi kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito, tinumin ito ang kalis na aming dugo ng bago at ilang gamitan. Ang aking dugo na ipubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin yun ang pag-alala sa pagkabalik mo yung pagkabuhay na wala kong yari namin sa iyo. Tinapay na binigay ko itong kalis na kakalawa ng ito. Kami nagpapasal na kami pinarapat na tumayo sa sarap mo para magtingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng buo ni Kristo ay magkuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinamin mo yung simbang nag-anam sa buong daigdig, posposibo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis ni Benaventura, at ang tanang kapalian. Alalahanan ko rin ang mga kapatid namin na hinday, na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, pwede na lahat ng mga pumanaw. Kawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan na ginapanin kami lahat ng kasalo sa iyong buhay o ng bukas. Kaysa na mahal na Mary Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposa, ni Santa Clara, ni San Martin at nagahal ng mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-tugod sa iyo. Maipag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa kadalangan mo. Sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangang papuloy sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawa na ang gano'n. Tungayan mo ang aming pananampalataya.
Pagkalooban ng gabi ng kapayapaan, pagkabensa ay isang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. At sumainyo. Bigayan kayo.